ng pressure cooker. So, sa mga first timer, syempre nakakatakot naman talaga. Nung ako yung first timer din ako gumamit ng pressure cooker, natakot din ako kung paano, akala ko sasabog siya sa mukha ko or what. So, yun. Read nyo lang yung instruction, pero kung gusto nyo, manood kayo mga YouTube na mga instruction, mas madali. So, ngayon, i-share ko lang yung medyo knowledge ko ng konti. So, yan. Eto, meron ako nabili dito na medyo maliit lang siya. Sakto lang yung laki niya. Eto siya. So, meron siyang rubber sa loob. Eto siya. Tinanggal ko siya. Ilalagay ko siya, which is eto yung pang-lock niya para talagang nakalock yung takip niya. Ayan. Dapat nandyan yan, guys. Ayan. Tapos, meron din siyang ganito. Eto, eto yung sa pressure niya, yung tumutunog. So, huwag nyo itong iwawala kasi pag wala ito, hindi lalambot yung meat na pinapalambot nyo. So, pwede din dito yung munggo, ganyan. Kung ano yung matigas na gusto nyo palambutin, pwede siya dito. So, ito, dapat nandito siya, ha, guys. Yan. Yan, ganyan. Pag mamaya, pag kumukulo na siya, aangat to, tapos tutunog siya. So, huwag yung matakot, guys. Ganun lang talaga siya. So, ganito siya pag nag-lock. Ganito siya. Nag-lock natin siya ng ganito. Ayan. Nakita niyo yung takip? Hindi siya balance ang ganyan. So, igaganyo niyo siya. Maglalak na siya. Ayan. Ganyan natin siya gagamitin. So, tara, gamitin natin para makita niyo kung paano talaga. Lugasan ko na yan. Ilalagay ko na yung pork ko. Meron ako ditong isang slab ng pork. So, binili ko lang yan. Isang buo yan. Pinutol ko para magkasya dun sa pressure cooker. So, maglalagay ako dito ng tubig. Yung tubig ko hindi masyadong madami kasi pag madami ang nilagay niyo, aapaw siya pag kumulo. So, yung ilalagay ko, lalagpas lang ng konti dun sa pork ko para nakalubog lang siya. Ayan, dinagdagan ko lang ng konti. So, halos sumabot sa kalahati ng pressure cooker yung water ko. Ayan. Huwag din masyadong konti kasi pag konti naman, masusunog siya, wala na siyang tubig sa loob. So, yung sakto lang. So, syempre, maglalagay ako ng mga pampalasa. So, ayan na siya, guys. So, tatakpan na natin siya. So, yung rubber nandun na sa takip. Ayan. Isang kamay lang gamit ko dyan, guys. Kaya hirap na hirap ako. Ayan. O, diba? Mararamdaman nyo siya pag nag-lock. Ayan na siya. So, pwede nyo na siyang ilagay sa kalan. Dapat yung apoy nyo yung medyo medium heat lang siya. So, ina nga, sinalang ko na siya. And pag umuusok na siya ng ganyan, guys, huwag kayo matatakot. Nung ako din, nung una kong ginamit yan, medyo natakot din ako. Halos binabantayan ko talaga. So, pag umusok siya, tumunog, huwag kayo matakot. Ano lang siya, normal lang siya. Kumbaga, na-reach na yung temperature niya, kaya sumisingaw na siya. So, pakuluin nyo lang siya ng 30 to 45 minutes. Huwag nang masyadong hahaba pa yung pakulo dun kasi maubusan na siya ng water. So, yun, hintayin nyo lang siya, guys. Para sa akin, guys, mas okay magpalambot sa pressure cooker kasi dun sa normal lang na palambot natin kasi lalo na sa munggo, ako nahihirapan ako pag sa munggo, sobrang tagal ko siyang pakuluin tapos hindi pa siya malambot. Pero sa pressure cooker, minsan 15 minutes ko lang siya papakuluin, malambot na siya as in. So, malaking bagay talaga sa kusina yung may pressure cooker. Lalo na sa ating mga mahihilig magluto, malaking bagay talaga siya. So guys, pag yan naluto na, papatayin ko na yung apoy, tapos huwag nyo muna agad bubuksan. Kasi pwede siyang pumutok sa mukha nyo. Kasi yung pressure niya, mainit pa siya sa loob. So, kailangan nyo muna siyang pasingawin. Kung nagmamadali kayo, gusto nyo na siyang lutuin, hindi nyo siya pwedeng agad-agad bubuksan. Kailangan mo muna siya pasingawin. Yan, tatanggalin ko na yung takip niya para sumingaw. Tumutunog pa rin siya kasi yung pressure niya nandun pa rin sa loob. So, pag yan medyo wala ng tunog,
buhusan nyo siya ng tubig, yung buong pressure cooker na kaldero, or ilagay nyo siya sa lababo nyo, tapos patulon nyo yung gripo. So, yan, hindi lang para mawala yung init niya. Bubuksan ko na siya. Siyempre, chine-check ko muna kung mainit pa. Ayan. Medyo madami pa yung natira niyang tubig, oh. Pero ang lambot na ng baboy niyan, guys. Sobra. Yan, guys. Sobrang lambot niya na. So, malaking tulong talaga ang pressure cooker. So, kung gusto niyong magliyempo, ayan, magpakulo lang kayo ng baboy, tapos ilagay niyo lang sa freezer. So, madaling-madali na lang. Kung gusto niyong magsisig, madali na lang talaga, guys. So, napakalaking halaga talaga ng pressure cooker. Lalo na sa atin talaga, mga mommies. So, yan. Tatanggalin ko na siya sa water maya-maya para ma-drain na siya. So, yan guys. Tingnan nyo, oh. Ang lambot niya, diba? ba 30 minutes ko lang yung pinakuluan, guys. Napakalambot niyo. Kung gusto nyo medyo mas malambot pa dyan, pwede naman 45 minutes. Kasi marami pang tubig yung natira, eh. Lang guys, sana nakatulong ako sa inyo sa mga gustong bumili ng pressure cooker pero natatakot gamitin. Basta mag-ingat lagi. So kapag naluto na, huwag agad-agad bubuksan. Yun lang guys, thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Bye!